Mahigit 3 linggo na ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, kalunos-lunos at napakalaking pinsala na ang dinaranas ng siyudad ng Gaza dahil sa walang tigil na pambobomba ng tropa ng Israel. Malawakan at may kabagsikan ang mga airstrike na kanilang pinaparana sa Hamas, ngunit hanggang sa kasalukuyan nananatili pa rin ang mga itong tumitindig at lumalaban. Isa sa mga dahilan kung bakit aktibo pa rin na nakikipagpalitan ng bomba ang Hamas sa Israel ay ang pagkukubli ng mga ito sa mga lagusan o yung sangasangang tunnel na kung saan ang mga tunnel na ito ay ligtas sa mga bombang pinapaulan ng Israel. Ang pagkukubli ng Hamas sa mga tunnel ay walang dudang mahirap nga para sa tropa ng Israel. Halimbawa, noong mga nakaraang araw at linggo, pinaulan na nila ng napakaraming bomba ang mga gusali sa Gaza kung saan doon umano nagtatago ang Hamas. Pero ang resulta, bagaman durug-durug ang tinama ang mga gusali, iilan lang sa Hamas ang napinsala dahil habang nagpapaulan ng tropa ng Israel ng mga bomba, mabilis naman na nagsipasukan ng mga ito sa ilalim ng lupa. Kung kaya't base sa anak ng isa sa mga co-founders ng Hamas na ngayon nasa panig na ng Israel na si Mossab Hassan Youssef, kinakailangan na umanong gumamit ng chemical weapon ng Israel upang lumabas na sa pinagtataguang lungga ang Hamas. We need to have a solid siege, okay, for long enough to deplete the enemy and to starve them. After that, we may need to explore using gas. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa isang pahayag ni Mossab Hassan Youssef nang tanungin ito ng media kung ano ang kanyang suhestyon sa tropa ng Israel kung sasalakay na ito sa Gaza upang tugisin ang Hamas. Ayon sa kanya, unang-una, kailangan umano nilang ma-encourage ang mga sibilyan sa Gaza na magtungo sa Egypt, partikular na ang mga kababaihan, mga bata at mga matatanda upang hindi madamay sa bakbakan. We need to evacuate civilians as much as we can. You know, this is an ugly war and Israel did not start it. Hamas did. First of all, we need to encourage civilians to go into Egypt, possibly women and children, maybe men over 50 years old. These need to get out of the picture. Ayon din kay Youssef, nasa hilagang bahagi ng Gaza ang karamihan sa mga lagusan o tunnel na ginagamit ng Hamas bilang nagsisilbing kanlungan ng mga ito. At wala na umano siyang nakikitang paraan kung paano mapapaalis dito ang Hamas kundi ang paggamit ng Israel ng chemical na armas o poison gas. Bagaman nakakapangilabot daw itong pakinggan, ngunit wala na umano siyang iba pang pagpipilian. The strip need to be cut 2 pieces, north and south, 2 parts. The northern part, this is where most of the tunnels are. We need to have a solid siege, okay, for long enough to deplete the enemy and to starve them. After that, we may need to explore using gas. This is like sounds horrible, but I don't see any other option. Dagdag pa ni Youssef, ang mga underground tunnel na ginagamit ng Hamas para sa aktibidad ng terorismo ay magkakaugnay at ang paggamit lamang umano ng gas ay maaring isa sa mga solusyon upang mapaalis ang mga taong ito. The tunnels are interconnected and gas could be one of the solutions, but this has to be in the right time. Hindi daw kinakailangan ng Israel na basta-basta magmadali sa Gaza sa kadahilanang wala pa raw modernong hukbo na nakahanda para sa ganitong uri ng digmaan o yung pakikidigma sa mga lagusan. Ngunit base naman sa mismong Israeli Defense Forces, gumagawa na sila ng isang bomba na tinatawag nilang sponge bomb para labanan ng Hamas na nagtatago sa mga tunnel. Ang sponge bomb na dinedevelop ng Israel ay isang uri ng chemical grenade na kapag pinasabog, ito ay naglilikha ng isang matigas na uri ng foam na siyang babara sa mga labasan at pasukan ng naturang mga tunnel. At maliban sa sineselyuhan ng foam na ito ang entrance at exit ng tunnel, naglalabas din ito ng isang kakaibang likido na mayroong lason na siyang kakalat sa loob ng mismong silyadong tunnel na siya namang papatay sa bawat miyembro ng Hamas. Sa sinasabing paggamit ng Israel ng ganitong uri ng armas, nagkaroon ng pangamba ang International Organization dahil sa posibleng masamang epekto nito. May mga ulat din na ang Israel ay suportado ng US ukol sa paggamit ng nerve gas at mga sandatang kemikal laban sa Hamas habang inihahanda ang malawakang ground invasion sa Gaza. Base sa international community mga kapatid, noon pang pagkatapos ng World War I, ipinagbawal ang paggamit ng chemical at biological weapon sa isang digmaan. Mas lalo pa itong pinagtibay noong 1972 at 1973 sa pamamagitan ng pagbabawal nitong mag-develop, mag-stack at maglipat. Ang ganitong mga armas ay ipinagbawal din sa Chemical Weapons Convention o CWC, isa itong multilateral na kasunduan na nagbabawal sa paggamit ng mga sandatang chemical sa digmaan. Bukas sa lahat ng mga bansa at kasalukuyang mayroong 193 state party ang Chemical Weapons Convention. Pumirma na ang Israel dito ngunit wala pa talagang formal na kasunduan na hindi nila gagamitin ang nasabing uri ng armas. 3 estado ang hindi talaga pumirma, ang Egypt, North Korea at South Sudan.
Ang sinasabing chemical weapon o mga sandatang kemikal, ito yung mga sangkap na binubuo ng mga nakakalaso na kemikal na ginagamit na may sadyang intensyon na magdulot ng pinsala o magdulot ng labis na pagkasawi sa mga populasyon ng tao sa konteksto ng armadong labanan. Ang mga sangkap nito ay sumasaklaw sa isang magkakaibang hanay ng mga chemical agents, kabilang ang tinatawag na nerve agents, blister agents, blood agents, choking agents at incapacitating agents. Pag sinabing chemical weapon, maaari silang buuin sa pamamagitan ng isang gas, liquid o solid na sadyang inimbento upang magdulot ng pinsala sa pamamagitan ng mga nakalalaso nitong sangkap. Halimbawa, kapag nakalanghap ang isang tao o hayop ng chemical weapon na gawa sa isang gas, papasok ito sa kanyang katawan at ilang minuto lang sisirain ito ang kanyang respiratory at nervous system na siyang magdudulot sa kanyang dahan-dahan at nakakapangilabot na pagkasawi. Sa ngayon mga kapatid, wala pang formal na pahayag ang puwersa ng Israel kung talagang gagamitin na nila ang kanilang sponge bomb na sinasabi. Ngunit ang pinakasigurado ay mas naging mabangis at mas naging agresibo pa sila sa pagbomba sa mga pinagkukutaan ng Hamas. Paulit-ulit nang nananawagan sa Israel ang United Nations Agency para sa tigil putukan dahil sa mas tumitinding sitwasyon sa Gaza bawat oras. Ngunit ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, nasa panahon daw sila ngayon ng giyera, hindi sila titigil na durugin ang puwersa ng kalaban at ang ceasefire ay nangangahulugan lamang umano ng pagsuko sa Hamas. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pa-subscribe na rin sa ating Munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Mm-hmm.